sabi sa Bible. Ang feet mo, swift in running to mischief. Dali mo himo mga mischief, mga dautan. Nagtahigot sa Ginoo. Sa kadumingo minsan, may naa sa ato namin. Usari ko kadumingo, morning Christian na. And then, the rest, ha, wala na. Kung asa-asa na tamatablo, pero kausara yun ta, magbisita sa Ginoo. Ako mag-uol ko, pag-abot sa milinyong pinaka nato, ang mubagit pangalagat. Kay bayran na itong backsliding na ito din eh, ibalik sa Ginoo ang servantship dito, our portion will be with the unbelievers 1,000 years. Pangalagat. Mag-uol ko niya, di ko malipay sa membership na eh, na may ilahong dagman baka ang mubalik na ito sa pagpangalagay. Itsokon ko may pag-asa ka. Amen. Napang-time ko ikaw. Number 6. What makes a stagnant Christian? First Thessalonians. At kung nalito sa First Thessalonians, chapter number 5. I'm sorry, I think I need 1 Timothy. 1 Timothy, right? Verse number 13. We that be learned to be idle, wandering from house to house, and not only idle, but tattlers, also and busy bodies, speaking things which they ought not. What's the word tattler and also busy bodies? Unsa ang pangdima, what makes a stagnant Christian? Slanderous busy bodies. Mga slanderous busy kaayo, pero ang kabaho, chismis dili, chismis na to, slander dili, slander na to, panaway dili, panaway na to, mao ng kabaho ng usa ka busy body na Kristo. Hello? Amen. Ilong takayo da. Mao ng trabaho. Mga itso mong kung ginamit yung panangbakbak ninyo, imbes ka mag-chismis, isiyan ang gospel kay Kristo, may mga tao pa niya, madala ko sa Diyo. Amen. O kung dili lang ka mag-chismis, ang chismis na ito, o sa dibuhan ng isang artista, kabalo na ka lang sa kinabuhin ng mga artista. Pag nagkita ka, kabalo ka. Mga men kung isa, kabalo, unsa ang dagan sa boxing, sa basketball, sinuna ang sa Western Conference ng muna sa listahan. Sa Eastern Conference, kay balo ka na sino ang idol niya, sino magaling, pati di at kaya na ito i-demonstrate. What about the Bible? Amen, amen. With all the high technology karon at the tip of your finger, maka-search ka na, makita ko na ang mga nagkakabalo sa kalibutan. Hala ka, ibawan mo, ma-update mo tanan. Ngayon sa may buong ka, ang ubang wala kabalo, ikaw makuha ko, kaya naa ka, makasunod ka, ibawan mo nagkakatabok sa ibang mga lugar. Pero ang tanong, are you spending your time in the Bible? Amen. Busybodies ka sa mga bukaan sa kalibutan, but we're not busy with the things of God. And then, pangutan mo ka, manuwala ka at simba, ang tayo, in mo, busy ko, pastor, grabe ang among overtime sa trabaho sa kala, some are legitimate vision, but some are just kalibutan. Huwag ka kay balo, basun niya, mag-attend ka, wala ka na ligay simbahan. Dahil ang mga simbahan na nagkailan, nagbalalik ang nagsimba sila kung ano tumig ko, wala. Kung piyansya lang ka, kaya ka ni pastor, okay lang kaya. Kaya pastor ninyo, may discouragement po po. Amen. May naakot po mga limitation. Kaya ka pinakadlo ka ko isang
with a full ni may tabok sa butuan. Sabi ko, unta, Lord, dili ko may tabok na biyaan ko, ministry mo niya. Ako lang ko, dili ko kapasidad ko, dili ko kapasidad. Kung isang simpong kanato binigil, yung Pastor Daniel, Pastor Anthony, Pastor Oxlade. Mga tao kami, nabuhabot ang limitasyon. Sino ba magtuko, mabiyaan ni Galit yung nanay, naka, so far, naingon mo, nagkakon siya kanan na. Hindi na nagagawas ka ng tanan ang dako na bahin na nag-iiyak siya ang iyang asawa. Napagawas pa man gamit na chismis ni Maricel na wala siya, wala sila ginasuporta ng sigo. Isa pa nang ikalagutan kung ano man na isgot niya na ma-monthly kapag alam 2,000 sa rinta sa langyuna. Wako na dahil na ginakagi sa mission ni Remington. Ang dingin mo, kapag abon ni Pastor Bunalis, mapakabalot na sila ng simbahan. Muna'y pamalita niya sa Cuba, Maricel. So nag-expect na dito kung Amerika magpabarot. In fairness, nang hatang kong kansing kumil sa mga misyonary, labit. At din ito gamang kung doon ang kansing kumil para sa deposit na itong 10,000 na ko na, dilip lang nila yun kung ayun na. Wala lang sila kay Bato, magyan ito kung Amerika, at so ang upat na bulan na rin na nato, wala sila matulog sa itong timbahan. Amen. Mabisay na po ang problema din eh, ako pa sila kaginan. Nagagalang pag-istorya na wala ko sila disuportan. Halos bulsa ko na kung mabaligtad na nakahatag lang sa ila. Amen. Kahit ang anhi din eh, katagan mo, and then bago ka mambita, magalaan mo, madalaan mo pag isa, binili ang asawa mo, para kung ikaw lang kung ang hindi niya, aking panglipit. Ano, magpalapan mo na. Ako di kumasuko, basta tinanong. Akusasyon ka, slander ka, di kumasuko ko. Kaya hindi ko na ginawa. Wala kong ipagutman na misyonaryo. Magutman sa pamilya din yung misyonaryo. Amen, amen. Bantay po nung mga pastor na ginatagan ko, ma-insulti nyo sa inyong mga wives. Kahit isa may mga asawa na walang kabalo, na ginatagan ko niya, walang kong kabalo. And then you criticize me, walang kong kahatag. Ginatagan ko nung mga bala. Amen. Amen. Mukhang doon kong Amerika, hindi na ako, hindi para ako sa pamilya ko. Para sa bago, para sa ita. Amen. Second Thessalonians, chapter 3.
verse 11. This is not the verse. Dito ka balik sa taas, siguro na niya. Of this sort are they which break into houses and lead captive city women, laden with sins, led away with divers lusts. So, pag-yapon, house to house, and ano na, ang trabaho ng busy bodies. Pagkatino, dito na ang kakagawa, ang trabaho ng single church, agapon na mo, suportan mo, pinakatulit. Hindi na din kapo ang tumag na ko. Halos dagang mga misyonary pinagabot, nag-abot ng 15 na tuwi, 19 na niya ako na kumasupport. Pinatamaundang sa support nila. At di may naap akong pinagdumusog na church kapo. Tumiro mo ng sakit na ginapasan na ito kanunay. Pautas pauban sa inyo din niyo. At kanan mo ka siya, pautas sa diablo. Asa na mga itong pastor dito niya? Wag ba ba? Ngayon mong simpatik. Ang ako lang kanaturan, magkatukod na doon ka. Doon kayo na mga Kristuhan, apil pa katawagkas. Sino man ang makadugay na klaseng inana? Sila gani, nag-endure na sa bunga nila, wala kamubukos na pakaulawan o kinakritisize. Sila nag-endure na. Nag-a 3,000 awareness na, 12,000 ang ilang hit ka, may support pa sila din eh. Ang umansay na, o, lahing-lahing mga income nila. At then, dinis na kayo din sa silang work. Kita rin ang siya, gaming expenditures, gaming expenses, and then, din kumakatulog na din magka-extra ko na yung kwartang siya, pagalami kayo ano, pagalami kayo ganito. Hindi ko makakaon na dili ko sila magdumduman. Ikala ang pagtagad sa inyo, simbahan pagkagawa sa inyo. Ayaw kaunta ang inyong sending church. Number last. The marka that makes a stubborn Christian is stiff-hearted behavior. Kananggahin na kasing-kasing. Stiff, meaning gahit na ginamit ang word na stiff-necked, meaning gahit ng kubo. Termino na pag ikaw ay rebuilding o gahit na, ang mga sama pag gahit ang kubo na, gahit ang kubo na. Stiff-hearted, gahit na kasing-kasing. Yan ay sinonimo, step-hearted, step-neck, step-head, or sa panadya. At isa ni sa pwedeng maghimok na stagnant pag-gahit at kasing-kasing. Kaya walang amount of preaching, kaysa nuhigat ang inyong pastor, kaysa nakita ka na at nalabangon ang ministry, pag-gahit at kasing-kasing, din ka mo bakit sa nila. Nasulat sa Bible sa Ezekiel 2:4, book of Ezekiel. Chapter 2, verse number 4. The Psalm of verse 3, and he said unto the Son of Man, I send thee to the children of Israel, to a rebellious nation that have rebelled against me. They and their fathers have transgressed against me even unto this very day. For they are impudent children and stiff-hearted. I will send